Mark Carrillo or Mark Carrillo Knox. Bakit kaya may mga first cousin na nasa Amerika ayaw naman tumulong sa mga may kamag-anak sa Pilipinas pero sa ibang tao nagpapaaral pa? Kung yung pinsan mo na nandito sa Amerika hindi tumutulong sa kapamilya sa Pilipinas, ang sagot ko is bakit naman siya tutulong, di ba? Hindi naman niya responsibilidad yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Sana walang maghalit sa mga sinabi ko pero real talk lang. I'm with you. Kasi kung kaya niya magpaaral sa ibang tao, bakit hindi niya kaya pag-aralin yung nangangailangan ng tulong? What's up, guys? Ayan, drive ako. Wait lang. Kasi today is my first day of work. Well, hindi naman first day of work. What I mean is first day of going back to the office. Tapos first time ko makapunta sa bago namin building. Kasi nga yung ito nga pinagtatrabuhan ko, hindi ko na lang sabihin. Kung gusto nyo malaman, hanapin nyo na lang ako sa LinkedIn. Nox. Ano, lumipat kami ng pinaka head office. Dito talaga sa Chicago head office nun, lumipat lang ng mas malaking building at mas maganda. Eh, simula na hire ako last year, di ba nga na-lay off ako sa una kong work dito. Sa awa ng Diyos, nakahanap naman ako ng kapalit. Tapos dito pa sa gusto kong kumpanya talaga. Simula nung dumating ako dito sa Amerika, no joke, ito yung gusto kong pasukan na kumpanya. Para sa mga nasa banking and finance, alam nyo naman siguro yung kumpanya na yun. Kung hahanapin nyo na lang. So na-excite ako kasi yung ka-office mate ko, actually yung isa kong ka-office mate na lumipat ng team, last week yung testing nila ng workplace nila. Ang ganda ng ano office! Eh, nag-story-story rin siya. Sabi ko, manda kapag ako na yung pumalik dyan. Pablog ako dyan. Ayun, wala namang sinabing bawal. So, hindi ko lang siguro ipapakita yung pinaka mga confidential ano sa MP. Hindi pwede yun. Pero, tara na. At, na-excite na ako makita yung bagong office. Pero, bilang ang layo ko na ulit sa downtown, it's actually 43 miles. Pero not bad. Kasi marami akong kilalang Pilipino na nagda-drive nang ganito kalayo. Maganda kasi tumira dito sa suburb kasi nga tahimik, ganyan. And then yung bahay na mabibili mo, medyo maganda kasi nga nasa suburb, tas peaceful. Anyway, dabi ko sasabi, ito muna ang aking view. Very province. Tapos nakalabas na kasi ako ng neighborhood namin kaya wala pa masyadong bahay. So, ito hindi pa masyado natatayo. Well, wala pa talaga. Pero tatayuan din ang bahay. Kaya, tara na. Ayun o, sabi dito ano? Sabi dyan, ang biyahe ko daw ay 1 hour and 2 minutes. Di ba? Tapos 40 miles. 1 hour 2 minutes. Totoo ba? Pero okay lang. Traffic lights. Turn right onto West Lafourth Street. Dati nga, sa ano, from Monwok Paranaque to ano, BJC, maabot na ako isang oras pag traffic. So, what's the difference? Di ba? Mas malayo lang i-drive ko ngayon pero yung layo naman na to, puro highway naman kaya okay lang. Okay, let's go. One eternity later. Hey guys, today is my first day of work. Ayan. Maski nag-work na ako dito dati sa city, pero iba yung feeling na dito ko nag-work. So, ayan, samahan nyo. I don't know kung pwede mag-vlog sa loob, pero tara. Grabe, late ako. Ang lala. 3, asan ba yun? 333 South Wabash. Wabash pala. Diplo Wabash. Wabash Street. Yari ako. Ano ba yun? Di ba sabi? Sabi nila is, first impressions, last one. Pero, ito na magla-last. Palagi ko late. Hala ka. Yung big red building. OMG. So, Lego. We're here! Hello guys, ayan. So, break ko na. Ngayon maghahanap ako ng makakainan kasi
ako'y gutom na. At nakikita ko yung McDonald's. Grabe, ang tahimik sa loob. Kasi first day ng mga tao. Tapos, syempre, first time namin makilala ang isa't isa in person. Kasi normally, sa Zoom lang eh. Kasi ito yung building namin, yung mataas na rent na yan. Dito mismo sa downtown Chicago. Vlog-vlog pa rin. Syempre, vlogger tayo eh. Kaya ano, may ang labo ng lens ko. Pero mukha namang malinis, diba? Kaya, okay, go. Ayan, meron kaming Starbucks sa baba ng building. And, I don't know, baka, so merong Subway. Meron ding Chick-fil-A. Ko kailangan pala nagbabaon. Hindi ako nakapagbaon kasi akala ko may mag-aaya ng lunch sa team eh, pero wala, kanya-kanya pa rin talaga. Ano ba yun? Iba yung ano nila, guys. Iba yung culture. Pero I remember the last time na sa previous employer ko, kanya-kanya rin sila. Ako yung nagsimula mag-aya ng lunch. Lakas baka college or high school eh. So sabay-sabay kami nagla-lunch dati. So guys, yan. Welcome to Chicago. Bad trip, sobrang daming tao sa McDo. Matatagalan ako mawala sa office, hindi pwede. Ayan, balik na nga lang tayo. Actually, meron naman akong biscuit. Yun na lang. Biscuit. Biscuit. Ayan. And actually, may nadaanan akong 7-Eleven. Tignan na nga lang natin kung anong meron. Ba yun? Pagbaba ko pa lang, ang tagal. Let's see. Balik na tayo. Bagsak natin 7-Eleven lang din. Pero okay lang. At least, may makakain. Kasi, hindi ko na pagbako. Tsaka, ayoko na magpatagal-tagal kasi para makauwi ako agad. Alam mo yun. So, ayan ang Chicago. Ayan. Tapos, actually, uwi ko 4 p.m. Ayan na, uwayan ko na guys. It's 4:10. Ang bigat eh. Malayo-layo na namang drive to. Pero, Gary, kailangan masanay. So, tara. It's okay. We understand. Hey, buddy, zip. What? Yeah, what's your name, by the way? My name is Turin. Turin? My friend Louis. Hey, say hi. Louis, hey, how you guys doing? We both got to the Church of God. I'm actually cheering about our Heavenly Mother. Oh, nice. So if you have open ears to listen, definitely check it out. People will see this, so. Nice. Awesome. Good. Thank you, okay? Thank you, have a good one. Thank you as well. So. Kasi nagmamadali ako. So actually, ang dami ko dala, diba? Kasi binigyan kami ng laptop ng office eh. Tapos, ano pa ba? Asan ba ako galing? Wait nga. Asan ba yung parking? Wait, nawawala ako. Parang dito ako galing kanina eh. Wala ko. Wait lang, hanapin natin. Ay, ito pala. Ito pala. Nakita ko na. Well, he's gonna have to figure it out. Ito ba yun? Wait nga. Tara. Ito ang weird nung labasan. Ay, ito nga.
Natauwi ako na, well obviously, nasa kotse na ako guys. Grabe tong katabi ko. Kanina pa to nandito eh. OT? OT ka, besh? Uwi-uwi din. Pero nainit. Buti ang lapit lang ng pinaradahan ko. Siya, mga isang oras sa biyahe to. Or mahigit kasi nga traffic, uwian ngayon. Uwian ng mga regular hours. Grabe ang traffic! First time ko to. Ganito oras pa uwi. Ito, tignan nyo ha. Ang lala! So, 1 hour and 9 minutes yung travel ko for 39 miles. Ibilang sa Pilipinas kilometers yung ano natin. I-compute nyo na lang gano'ng kalayo yung 39 miles sa kilometers. Isang oras. Traffic yun guys. Huwag kayo magulat. Kasi hindi normal yun. Sa Pilipinas, di ba, kahit ang lapit ang traffic. Pero dito, grabe na yun. Pula yung ano, yung daan. Kasi nga traffic siya. Tapos ganyan yung daan. Grabe yung trick ng araw. Puro langit. So, yun. Bayan! 5:45 na ako makakauwi. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Kung bago kang napagpad dito sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about my journey here. So, kung ganito yung mga content na gusto mo, i-click mo na yung subscribe button and that notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. So, sagutin na natin yung mga comments doon sa latest video para masaya. Orlando Zarate, Idol Vin, salamat sa very informative na vlogs mo. Tanong ko lang, ano ang opinion mo sa pag-i-invest ng properties, lupa, rental sa Pilipinas kahit permanent resident ka naman na sa US? Salamat at pa-shoutout na din ulit from Minnesota. Shoutout to Orlando Zarate from Minnesota! Ano bang opinion ko dun sa mga nag-i-invest na Pinoy na nandito na sa US tapos nag-i-invest nga sa Pilipinas? Feeling ko good move yun kasi syempre dito kapag nag-earn ka naman ng dollars, dinala mo yun sa Pilipinas, syempre malaking pera yun kasi malaki yung dolyares kumpara sa peso, di ba? So maraming mararating yung pera mo. And kung sobra-sobra naman yung pera mo, okay na. What I mean about sobra-sobra is, after mo na mag-save dito sa Amerika, after ng mga expenses at savings nga, pag meron ka bang sobra-sobra, pwede mong invest sa Pilipinas. Bakit? Kasi kapag, for me, opinion ko lang talaga, kapag siguro nag-retire ka na, kung gusto mo mag-vacation sa Pilipinas, meron kang maguhugutan ng pera, hindi yung savings mo dito sa US. So kung meron kang investment sa Pilipinas, I would suggest, syempre kung nag-earn yun, kunyari, rentals na, or for example, beach resort, doon tayo sa mga medyo ano lang, normalan. Nag-invest ka ng mga apartment, condo, ganyan, or yun nga, mga apartment, or iba't ibang properties na nag-earn ng, yun nga, ng rent. For example, monthly. Siyempre, mag-open ka rin ng bank account para doon pumapasok yung pera. Para sa tuwing magbabakasyon ka sa Pilipinas, meron kang pangguhugutan, di ba? Meron kang extra. So, hindi mo na magagalaw yung US na pera mo, yung dollars. Yun, okay na din yun. Kung meron ka naman ding sinusuportahan sa Pilipinas, pwedeng doon mo na rin kunin. So, maganda siya. I don't see anything wrong with it. So, next, ito kay George Marino, tsaka kay XVXV, ano ba? So, yun yung comment nila dun sa last video. Mga drivers sa Pinas, mga loko, sir, businahan. Ano to? Businahan at sisigawan kahit nasa pedestrian ka tumatawid. Diyos ko dito, guys, hindi pwede yun. Pag nasa pedestrian ka, talagang titigil dapat yung sasakyan. Kasi right of way yung mga pedestrian. Alam ko yung sinasabi nito ni George Marino sa Pilipinas. Ano eh, makikipagpatintero ka sa mga kotse. Diba grabe? Dapat hindi ganun guys. Dapat papadaanin nyo kapag may tumatawid sa pedestrian. Pero syempre kapag kunyari stop, yung sa stoplight, diba? Kapag go yung mga sakyan, kayong mga pedestrian, huwag tawid ng tawid. Antayin mag-stop yung ano, yung stoplight. Tsaka antayin yung umilaw yung tao na maglakad. Hindi yung pag-stop, mag-go-go gets. Ano ba? Simple instruction, don't know how to follow. Heist! Yung kay XBXB, yung pagiging maingay ng mga Pinoy na ano yung mga foreign. Kasi tayo ang bilis natin magsalita eh. So meron akong kilala dito, sabi, kapag daw tayo nagsalita, parang tayong ibon na sobrang bilis daw natin magsalita. Ewan ko, basta kultura na natin yung bilis natin magsalita, parang tayong mga ibon, parang ganito. Pero yun, so dapat ilugar natin ang ating kaingayan kasi hindi tayo pare-parehas ng kultura. Paenguin, gupit ko sa Southern California or SoCal, $15 lang plus $2 tip equals 17. Regular haircut sa barbershop, depende kung saang barbershop ka magpapagupit. Mas mahal kapag sa hair salon, 20 to 30 dito sa SoCal. Sa Mexican community na barbershop dito sa SoCal, mas mura, 12 to 15. Ang mura naman dyan, bakit dito sa amin ang mahal? Or baka kasi nagpapagupit ako sa mga pro? Tapos karamihan nga,
hindi ko naman inaano ni stereotype, pero doon ako nagpapagupit sa yung magaling talaga. Chine-check ko muna yung mga social media accounts nila. Yun nga, mga marami din followers. Tapos pro talaga. Yun nga, karamihan na nagugupit talaga sa akin. Halos lahat ng gumupit sa akin mga ano, mga Hispanic, mga Latino, at magagaling sila magupit. So, yun. Wala pa akong kilalang Pilipinong barbero dito. Ako kaya magsimula. Tapos lahat ng Pinoy ano eh, kukontratahin ko na. Business. Jay Fern, Boss Beans, I'm curious, since according sa previous vlogs mo na mas mahirap kapag over 21 years old na, for family-based petition lang ba yun or pati na rin sa employment-based petition? I'm 21 years old na kasi currently enrolled in a rehabilitative science course and planning to shift to nursing, also planning to work and live there. Silent subscriber here nga pala, uy, thank you, Jay Fern. More power to you and this channel. Maraming salamat. So yung sinasabi ko na 21, yung sa ano yun, family-based na petition, kapag nagtumunto ko na ng 21, ang tagal na nung aantayin. Pero yung sa employment-based na petition, gaya nung sa amin, which is yung EB3 nga, wala namang age yun. Ang basehan dun is yung years of experience, yung work history, hindi sa age. So huwag ka mag-alala. Mark Carillo or Mark Carillo Knox. Bakit kaya may mga first cousin na nasa Amerika ayaw naman tumulong sa mga may kamag-anak sa Pilipinas pero sa ibang tao nagpapaaral pa? So ito tanong ko sa iyo, Mark Carillo, yung mga pinsan mo ba na to is born and raised dito sa Amerika? If oo, intindihin mo sila kasi iba yung kultura ng mga Amerikano. Sabi mo Pilipino pa rin sila pero iba yung kinagis na nila. Dati, ano ko rin yun, naisip ko rin yun na pag-uusapan namin sa office kasi dati sa work, iba-iba kaming lahi. So ako lang yung Pilipino, merong Polish, merong American, merong Mexican. So iba-iba, tsaka meron kaming Nepali. Nagsishare kami kung paano yung upbringing yun ngayon, paano yung kultura. Kaming dalawang Nepali, nung Nepali, bilang South Asian sa ako, Southeast Asian, medyo parehas. Kunyari sa bahay, the more the merrier. Yung mga extended family magkakasama sa bahay. Pero dito sa mga puti, sa mga Amerikano, hindi sila ganun. Normally sa kanila, kapag tumungtong na ng 18 years old, dapat umalis ka na dun sa puder ng magulang mo kasi pabigat ka na. Ganun yung parang culture nila dito. You're free to go, kumbaga. Pero sa ating mga Pilipino, kahit may asawa at anak na, magkakasama pa rin sa bahay. I remember one time yung boss ko na African-American, sinare niya yung kapatid daw niya galing ibang state, pupunta daw dito. Tinatanong kung pwede daw magstay sa bahay niya for one week kasi magbabakasyon. Tapos sabi niya, ayaw niya. Mag-Airbnb na lang daw. Tapos sabi ko, bakit ayaw mo? Siyempre in English. Sabi ko, bakit ayaw mo? Tapos sabi ng boss ko, matanda na siya, may pera naman na siya, bakit ako yung sasalo sa kanya? Tapos sinare ko nga, sa amin sa Pilipinas, ganyan-ganyan. As much as we can help, magtutulong talaga sa pamilya kasi family first, ganyan-ganyan. Dito kasi sa kanila, hindi ganun. Matanda ka na, kailangan kaya mo yung sarili mo. Kahit ganyan sa mga finances. Going back sa yung Mark Carillo, kung yung pinsan mo na nandito sa Amerika hindi tumutulong sa kapamilya sa Pilipinas, ang sagot ko is, bakit naman siya tutulong, di ba? Hindi naman niya responsibilidad yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Yun lang naman din yung ano ko. Oo, magkakapamilya kayo, pero bakit iaasa sa kanya? Hindi naman porke na nasa Amerika, iaasa lahat sa kanya, di ba? Yung mga nasa Pilipinas, yung mga kamag-anak mo, pwede naman magtrabaho, di ba? So, hindi kailangan lahat iaasa porque nasa Amerika. Sana walang maghalit sa mga sinabi ko, pero real talk lang. May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong problema, mapa-finances man yan or kung ano man. Meron tayong kanya-kanyang pinaglalaanan ng pera. So, hindi yung puro lang tayo asa. Kailangan gumagawa rin tayo ng paraan. Ayun, pero yung sa sinabi mo na, pero sa ibang tao nagpapaaral pa, doon ako medyo ano ko sa'yo ngayon. I'm with you. Kasi kung kaya niya magpaaral sa ibang tao, bakit hindi niya kaya pag-aralin yung nangangailangan ng tulong? Pero ang tanong, sino ba yung pinag-aaral niya? Baka naman anak niya. Baka naman relative din niya dito. So, syempre, unahin din niya yung mga nangangailangan din dito. Kasi minsan, ang mahirap, makikita mo sa, kunyari sa Facebook, nangihingi ng tulong, pero makikita mo maya-maya, nag-upload ng ganyan, kain sa labas, shopping dyan, ganyan, tapos manghihingi ng tulong. Parang hindi naman tama yun kasi dito, oo, dito medyo madali kumita kasi maraming racket dito at dollars yung kikitain mo, pero lagi niyong iisipin na yung mga bills dito, yung mga expenses,
in dollars din. Hindi rin ganun kadali yung buhay, guys. So, kaya sana maintindihan nyo din. Yun lang yung gusto kong mapaintindi. Na hindi porke nandito sa Amerika, eh, naliligo na sa pera. So, that's it for today, guys. Sana wala namang magalit sa mga sinabi ko. Pero real talk lang talaga yun. That's just my opinion. And kung nandito ka pa rin ngayon, tinapos mo yung video. At kung hindi ka nag-skip ng ads, maraming salamat. Again, that's it for today. I hope you like this video. At sana ma-share mo na rin tong video. Matutulungan mo na rin. And lastly, subscribe to this channel. And isa pang last, follow me on my social media accounts. And I will see you on my next vlog. Bye-bye.